isama na po natin yung balat. Huwag lang yung buto ng kalabasa kasi... Wow, sarap na sarap si coffee. Simutin mo yan, be. Hindi kasi ako tinitigilan sa pag-aaligit niya sa akin. Hanggat hindi maibigay ang gusto. Aw! Ba't hindi mo sinimot? Ah, coffee! Coffee, ba't hindi mo inubos yung pagkain? Ha? Ikaw talaga tinira mo para kay Kahel? Tinira mo? Okay. Ayan, Kahel, tira-tira na lang yun sa'yo. Tinirahan ka ni Coffee ng kaunti. Gagawa tayo ng soft food habang tulog si Blue. Ito yung pagkain niya. Pinoforce feed kasi natin siya. At alam naman natin kapag senior, mahinang kumain. Paano gagawin ang soft food para sa mga senior cat at yung mga walang ganang kumain na mga babies. Panggadyad natin sa kalabasa. Ang kainaman kasi nito, hindi siya madali siyang tanggalin yung mga fiber. Ito naman ang strainer. Gagadgarin muna natin ang kalabasa sa yote. Isama na po natin yung balat. Huwag lang yung buto ng kalabasa kasi matigas po yung balat noon, hindi sila matunawan. Nasa sa atin po yung option kung dadamihan natin ng kalabasa at sayote. Yan, ganyan lang. Tapos, konting sayote. Dapat po pag nag-boil tayo ng kalabasa, plain lang, walang timpla, walang asin. Yan. So, kagaya niyan, malalaki siya, di ba? Ito yung purpose natin para magiging pinong-pino at para hindi tayo mahirapang mag-syringe. I-transfer natin dito sa sa strainer. At dahil madami ito, kailangan hatiin natin. Lagay natin sa malinis na lagayan. Tapos, dalawa option natin. Itong ocean fish. Chunky siya. Ngayon, hindi to kayang isyringe. Hindi to kayang ipasok sa butas ng syringe. Mahihirapan tayo. Hindi tuloy-tuloy. So, ang gagawin natin, at dahil malambot ito, ihalo natin dyan. Then, saka natin kamayin. Idiin lang natin para masala. So, pansin naman po natin. Ayan na po. Yan ang purpose ng strainer. Para tuloy-tuloy ang pagpakain natin sa ating mga alaga. Kailangan na po mga ka-cat lover ay tiyaga sa paggawa ng kanilang soft food. Dahil pag ganitong wala silang ganang kumain at ibigay lang natin sa kanila na ganito, aamuin lang nila yan. Maliban lang kapag gusto nila yung amoy ng binigay natin pagkain. Pero kahit gaano pa katapang ang bigay natin pagkain, kung ayaw talaga nila at wala talaga silang ganang kumain,
wala tayong magagawa. So, ang option natin ay i-force feed na. Yan, saluki natin. So, ayan na po yung kalabasan niya, oh. Para na rin itong ano, yung para na rin tayong bumili ng recovery diet. Kasi ganito yung texture, eh, ng recovery diet. Madali siyang i-syringe. Pag ganito kasi, ayan, mga fiber, oh, hindi kaya. Hindi kayang ipasok ng syringe yan. So, pagka ganitong nakita nating meron pang natitira, lagyan natin ng mainit na tubig. Tapos po, pansin nyo, ito, yung mata ng isda, oh. Kaya hindi ito kayang, magbabara lang ito sa dulo ng syringe. Lalo na pagka ganito, oh. Kaya mahirapan, lalo tayong matagalan sa pagpo-force feed. Then, pag may mga alaga tayo na magalang kumain, ito yung ibigay natin. Ayan, ihaluan na lang natin ito ng kalabasa. Ginagyad na kalabasa, sayote. So, ayan, ito na po yung nakuha natin na sala. I-transfer natin dito. Saka natin lagyan ng Cerelac powder. Dalawang kutsara kasi dalawa ang pakakainin natin. Malunggay powder kung available sa kusina natin. Kung meron tayo, mas maganda, lagyan natin. Probiotics, malunggay with sambong. Alugin lang natin maigi kasi may mga residue dyan para maghalo. And sa isang takip, ano to, 1.5 o ano no, nasa 2 ml na ito. Yan, isang takip lang. Then, yung nilaga nating lagundi. Malapit nang bibigay itong syringe. Yung syringe natin. Kasi ano na siya, eh, medyo ungot na ba? Pagkatapos, ito, lagyan natin ng lagundi pero may halo siyang duguan, bark, syrup. Konti lang ang ilagay natin. Kung available po tayo nito, pero kung wala naman tayong eggshell powder, wala naman problema. Then, paghalo-haloin lang natin ito. So, ito na yung finished product niya. Pero pag tansya nyo na parang ano pa, kulang pa siya sa tubig, pwede natin siyang dagdagan ng konti. Para lang wag sobrang lapot. So yan, okay na siya. Ito na yung ipapakain natin sa ating mga alaga na walang ganang kumain. Then may option po tayo mga ka-cat lover.
Ito yung ocean fish. Hindi to kayang isirange. Pwede ito sa mga maganang kumain. Pero dahil nga, para para ma-enhance yung appetite ng ating papakainin, idaanan natin sa strainer. Then, ito yung pangalawang option natin. Ito yung special cut food na canned food. Wet canned food. Ito yung swak pag nagpo-force feed tayo. Kasi, pinong-pino. Kaya lang, kahit pinong-pino na ito, meron pa siyang mga natitirang, mga kasama pa siyang mga buto. Ito, mga buto yan. Kaya, mahihirapan tayong mag-syringe kasi bumabara po yan sa dulo ng string, sa syringe. Kaya, gamitan natin ng strainer para mapinong-pino at tuloy-tuloy ang pagpakain natin sa ating mga alaga. So, nasa sa atin po ang option. Kung ito ba or ito. Then, ito na yung finished product natin sa soft food diet para sa ating mga walang gana na mga alaga. Walang ganang kumain. So, optional po mga ka-cat lover kung ano po yung available sa atin na ginawa sa paglaga ng mga herbal. Bukod sa lagundi, pwede rin po yung serpentina. Ang serpentina kasi mapait po yun. Kahit konti lang, mga 1.5 ml lang ang halo natin. Kung isang cut lang yung pakakainin natin, tigwa 1.5 ang bawat isa. Yun. Wala pong problema. Or yung pinagsama na serpentina, tawa-tawa, turmeric, yun, mas maganda na ihalo natin dito. So, nasa sa atin po kung ano yung gusto natin. Then, ang gagamitin natin na syringe, ito yung friendly sa gilagid ng ating mga alaga. Sa lahat ng na mga syringe, ito na yung bet na nagustuhan ko kasi friendly siya sa gilagid. Ano kasi to, rubber? Maganda siya kahit na masagi man ito sa gilagid, wala pong problema. Lalong-lalo na pag nagpo-force feed na tayo. Kasi magtataka tayo bakit ayaw nang kumain ng ating mga alaga. Isa o dalawang beses lang na napakain, tapos ayaw na. Pahirapan na. Dahil yan sa ginagamit nating syringe. Ito yung gamit natin na syringe. Yung dulo kasi nito, matalas. Once ito'y tumama sa gilagid ng ating mga alaga, masakit kasi ito, lalo na pwersahan ang pag-force feed. Hindi natin makontrol yung lakas natin. Hindi talaga maiwasan na sasagi ang dulo nito doon sa gilagid nila. Kaya ang tendency po, masusugatan sila. And once na masugatan sila, doon ay magkukos na ayaw na nilang kumain kasi nasaktan na sila hanggang sa magka-infection na, lumala na, doon na tayo magtataka. Kaya mas maganda kung ito ang gagamitin natin. Ito, pwede naman ito. Kaya lang, yun nga lang, ingat lang tayo mga ka-cat lover kasi matigas ito. Matigas yung dulo. Minsan kasi hindi natin makontrol yung lakas, yung pwersa natin. Kaya ingat lang. Wala naman problema kung ito ang gagamitin natin. Eto, kaya ganito na yung kulay niya kasi dahil sa mga herbal na pinapainom natin, gaya nito, hindi talaga maiwasan na magbakat. Kaya, i-insert lang natin. Ayan, insert lang. Ganun lang. Kaya kahit na masagi yan, walang problema. So, yun lang mga ka-cat lover ang maibahagi ko kung paano gumawa ng soft food at kung ano ang gagawin natin kapag walang ganang kumain ng ating mga alaga.